Okay, yan mga kaibigan, welcome back muli dito sa Rapido TV. Ako po muna ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel, ganoon sa aking Facebook page. At naway na sa mabuti pong kalagayan ang lahat, sana po tayo naroon. At ito no, sa ating sinusubaybayan na ginawa pong sinit hearing o sinit investigation dito pa patungkol sa nangyayari po dyan po sa Negros Oriental. Natin pong napag-alaman na may sabi nga na itong Negros Oriental ay parang killing fields, no? Sa dami na ng mga Pinas lang. At ang karamihan po ang tinuturo na ang gumawa araw, ito pong mga Tibes, no? Lalong-lalo na po si suspended Congressman Arnie Tibes. At sabi nga, itong pamilyang Tibes ang kinakatakutan dyan po sa nasabi pong probinsya sa Negros Oriental. So dito po sa ating gagawan po ng reaction at magbigay rin po tayo ng komento itong isang ginang, no, na humingi ng saklolo o tulong dito po sa Senado, lalong-lalo na po kay Senador Bato, dahil nga sabi niya ay ang kanyang asawa ay pinagbintangan raw na pumatay. At ang dahilan, dahil itong kanyang asawa ay isa sa leader ni late Governor Ruel Digamo sa panahon po nung eleksyon, nung labanan po ng ni Henry Tibes at ni late Governor Ruel Digamo. At ang itong kanyang asawa ay iniimbitahan ng mga Tibes na lumipat na doon sa kampo ng mga Tibes, pero hindi po siya nagpadala at hindi siya lumipat, hindi po siya bumaliktad. Kaya ay sabi ng asawa ng nasabi pong pinagbintangan ay yun ang dahilan kaya pinaginitan ng kanyang asawa at siya ang pinagbintangan doon po sa isang Pinas lang. Kaya ay humingi po siya ng tulong. So ganito pala ang ginagawa ng mga Tibes pagka hindi ka sumunod sa kanilang kagustuhan. Eh, pagbibintangan ka, ididiin ka sa mga kaso na kahit hindi man ikaw ang gumawa. Or kung hindi ay papasalangin ka. So ganun po no, ang ating mga napanood dito po sa Senate hearing, no, sa pag-imbestiga nga nitong nasabi pong mga pamamaslang dyan po sa Negros Oriental. So kawawa po itong nasabing pamilya dahil nga sa mga kagagawan po nitong sinasabi niya na mga Tibes, dahil sa ngayon ay pati itong asawa ay nilisa na ang kanyang bahay, no, dahil sa takot. At kahit man nga na wala po siyang warrant, yung may warrant raw ay ang kanyang asawa na nagtatago na, eh pati na rin po siya ay umalis na rin po sa kanilang bahay, dahil nga ay pag may pumunta, bumisita sa kanilang bahay ay sinisita raw, no, ng mga kapulisan at tinatanong kung kaano-ano nila. Kaya natakot na rin po sila dahil lang po na Manila na ang kalaban po nila ay hindi po basta-basta dahil ang mga Tibes, no? Kaya ay humingi nga siya ng tulong. Kaya alamin po natin kung ano ba ang nangyayari at bakit napagbintangan talaga ang kanyang asawa. At para magpagbigay po tayo ng ating komento, atin munang panuurin ang nasabi po nga video. Bin Kian Tikaimi, tsaka si Eddie Mendoza po, dahil po sa motor. Kasi po, yung motor po namin dati, nakakuha po kami ng motor sa UDC company. Apat lang po na buwan na bayaran namin. Tapos di na po namin nabayaran, sinauli po namin doon sa company. Tapos po, may aksidente pong nangyari doon sa Kalumbuyan. Na ito daw si Mendoza at saka si Patadlan at saka si Kaimi, binaril daw po ng asawa ko at saka yung kasama si Jerry.
Kasi po, may ebidensya daw sila po kasi naiwan daw ang motor doon at saka yung ristro. Pero, Di ba napag-usapan natin ito kahapon? Opo. Yan ba yung pinailan pa rin ang kaso kayo kahit na meron ng certification yung store na binilihan ninyo, binigay ninyo sa prosecutor during your preliminary investigation na hindi talaga wala na sa inyo yung motor, matagal na binalik na ninyo. Opo. So, yun nga, nalabas ang kinang warrant. Opo. Kasi po, noong July 25, 2018, sinulit po namin ang motor. Tapos, inassume po ni Robin Terania, August 7, 2018 po. Alam po ng investigador doon sa Bayawan, kasi po nag-investiga din sila po, pumunta sila sa kampanya ng ODC. Si Sir Mark Anthony Dikdikan po ang nag-investiga doon. O, tapos po, pumunta din kami po sa kampanya ng ODC. Kumuha din po kami para may ano din po kami, may dokumento po kaming ipakita. Tapos po, nung nag-PI na po kami doon, kami lang. Wala po yung sila ni Aimee, tsaka si Batadlan. Tapos ang sabi ng ano doon yung nag-PI, ipatawag daw yung manager ng ODC at tsaka si Nonoy Tirania, pero wala pong nangyari. Nalusutan po ng frustrated murder ang asawa ko po. Hanggang ngayon. At tsaka may warrant po. Kaya yung asawa ko po, hindi ko po alam kung saan ngayon kasi ang piyansa po niya, 600,000 po, wala kaming pera. Kaya humingi po ako ng tulong kung paano po ito. Kasi po, hindi na po na kami nakatira ngayon sa aming bahay. Lumayas na din po kami dahil sa takot. Bakit ka lumayas na wala ka mang warag? Yung asawa mo lang naman Kasi po, yung tauhan po nila ni Henry Tevez po at saka ni Arnie, na ito si Tata Mendoza at saka si Batadlan. Ito si Batadlan daw, niaul na po yung pagka-army. Yung bahay po namin doon, kapitbahay po namin si Lijen ngay Ligtaw na. Yung bahay po namin, ang CCTV nandun na po sa gate namin nakaharap. Kaya takot na po kami kasi kapag may tao po doon mapupunta sa aming bahay, mga pamangkin ko, sinisita po talaga kung kanano daw namin. Kaya lumayas po talaga kami doon sa bahay na namin. Dahil po sa takot. Bakit sila interesado sa inyo? Kasi po, leader po kami ni Governor Ruel Dagamo sa kumpanya, sa sa eleksyon. Yes, at saka yung asawa ko po, presidente doon po sa aming sitio, at saka kung sino po ang humingi ng tulong, siya po talaga nilapitan ng mga tao. At saka ilang beses din po kami na pinuntahan po doon sa bahay namin na bumaliktad po kami. Dahil daw po si Henry, Governor Henry Tevez po, panalo na daw sa eleksyon. At saka kung di daw manalo si Gov. Ruel Dagay Digamo, tuloy-tuloy daw ang sahod namin. Yun po ang sabi ng tauhan nila. Sige, nandyan naman sa korte yung kaso. Talagang labanan nyo yan, legal sa legal. Magpapatulong na lang kayo sa mga kaibigan natin dito, mga mayor, para kung pwede, makwas yung warrant of arrest. Makwas yun dahil nga hindi naman talaga sa control ninyo yung motor at the time, di ba? Opo. Pero siguruhin lang ninyo po na secured kayo, okay? So, ayan, no, mga kaibigan at dito nga, no, sa payag ay napagbintangan lang ang kanyang nasabing asawa. Nasa ngayon nga ay hindi rin la alam kung nasaan raw dahil nagtatago na rin. Dahil nga sa laki po, no, ng piyansa na sa 600,000, no. So para sa akin, no, mga kaibigan, itong ginagawa po ng mga TVS, no, actually ito po ay masabi po natin na TVS po ang gumawa dahil sa kanyang payag na rin, no, na dahil nga doon sa pag-iimbita ng mga TVS na bumaliktad raw ang kanyang asawa at hindi nga pinagbigyan ng kanyang asawa, kaya ay napag-initan po siya. At sabi pa nga niya, ito pong
parang mga bata ni Tibes na isang awol na army ay nandyan po, no? Pagka may bumibisita sa kanila ay sinisita, no? Kaya ay natakot na rin po itong ginang, kaya ay iniwan na ang kanilang bahay. So kabawa po, no, mga kababayan, mga ordinaryong tao lamang ay tinatakot ng mga Tibes. Pero sa ngayon, ayaw niyang umuwi dahil ay takot siya. So nasaan na po ang tapang ni Congressman Arnie Tibes? So Congressman Arnie Tibes, nasaan na po ang iyong tapang? Bakit hindi mo ito harapin ang iyong dahilan? Dahil sa iyong seguridad. Pero hindi ka po naawa sa mga tao na iyong mga biktima dati, no? Katulad po dito na iniwan na ang kanilang bahay dahil sa takot. Sa ngayon, ikaw mismo ay sinasabi na takot ka na rin. Diba? So, parang masabi natin na karma na po ito, Congressman Aretibe, sa iyo, dahil nga sa iyong pananakot, sa iyong mga consequence diyan po sa Negros Oriental, kaya ay ayan. Ikaw na naman ngayon ang dumadanas ng pagkatakot, dahil nga yan ang dahilan mo na hindi ka uuwi dahil nga sa takot sa iyong seguridad, kahit na mismo ang ating presidente na ang nagbigay sa iyo, no, na pag-uwi mo ay bibigyan kanya ng guards para po ay magbantay sa iyo, pero hindi ka po umuwi. So ang ating mga kababayan na walang kakayanan na kumuha ng magbantay sa kanila para sa kanilang seguridad, no, kaya ninyong takutin. Pero ikaw na kahit na presidente na ang nagsasabi na bibigyan ka po niya ng seguridad, pero hindi ka pa rin po umuwi. So di ba, Congressman Aretibes, naramdaman mo ba ang iyong ginawa sa ating mga kababayan dyan sa Negros, ang pananakot? Diba, hindi po maganda na imbes ikaw ang magbigay sa kanila ng protection, ikaw pa ang gumagawa, no, ng pananakot sa ating mga consequence dyan sa Negros Oriental. So ayan, no, kawawa po ito, no. Dito po, no, sa kahilingan po ng ginang na parang sa atin pong napansin dito ay parang humihingi po siya ng tulong, siguro ay hindi lang niya masabi at patungkol nga doon sa piyansa nung kanyang asawa na 600,000 pesos. So para sa akin, andyan naman sila si Mayor Fritz Diaz at si Mayor Pamplona Janice Digamo. Siguro kaya naman po nila yung tulungan, diba? Tauhan naman nila. O isa naman po yan sa tumutulong din sa kanila sa panahon po nung eleksyon. Para naman po ay mapanatag din po itong kalooban nito pong pamilya, no? Dahil kawawa po, no? Na dahil sa kanilang pinaglaban ng kanilang pag-suporta kay Alit Ruel Digamo, ngayon sila po ang napag-initan itong mga Tibes. So sana po ay tutulungan po sila ni Mayor Janice Digamo at ni Mayor Fritz Diaz, no? Siguro kaya naman po nilang tulungan yan. At sa ngayon nga ay siguro pwede na rin po lumantad ang kanyang asawa at mag-surrender, harapin po ang isinasampa po sa kanya na kaso, dahil may laban naman po sila dyan dahil sa certificate na kanilang nakuha na nagpapatunay na yung pong motor nung nangyayari na may pinas lang ay wala na po sa kanilang kamay at nasauli na po nila sa nasabi pong kumpanya kung saan po nila yun inutang, yung pong nasabi pong motor. O, diba? So mas malakas po ang laban nila dyan, no? Basta harapin na lang po nila. Pero siyempre, sana po ay tutulungan po sila at suportahan din po sila nila ni Mayor Fritz Diaz at ni Mayor Janice Digamo, no? Dahil ay
tumulong naman din po sa kanila. Ito po nga mga tao na ito. Ito po natin makikita ang malasakit po nila ni Mayor Fritza Diaz at Mayor Janice Digamo sa kanyang mga kababayan dyan sa Negros Oriental. No? So, ganoon na lang po siguro ang dapat gawin. At dito po kay Congressman Arne Tibies ay umuwi na po at harapin na po ito pong mga ipinagbintang sa kanya na panay po ang kanyang pagtanggi dito po sa mga binibintang sa kanya. So kung wala naman po siya talagang kinalaman dito po sa mga nangyayari, eh umuwi po siya at harapin po niya. So ayun lang po unang ating maging komento at ating pong reaction sa nasabi pong video. Muli po ay ako po ay magpapasalamat sa inyong pag-suporta dito sa aking YouTube channel, ganun sa aking Facebook page. At see you po sa next video ko. God bless all of us.